good morning, good morning. Doon nga pala sa mga ito doon sa mga nagpo-post na ganito, ganyan, si Francis hindi daw tunay na Marcos, scammer daw si Francis Leo Marcos, mandarambong daw si Francis Marcos. Ito ang tanong ko sa inyo, ha? Doon sa mga putak ng putak kay Francis. Ito lang tara sasabihin ko. Kaibigan ko siya personal. Kakilala ko siya personal, nakasama ko ilang beses sa kainan, sa meeting, sa mga inom-inuman. Oo. At regular kami nagkakatawagan sa phone. Oo. Ito ang tanong ko. Doon sa mga naninira na hindi naman kilala personal, nakasama niyo na ba si Francis? At tanong ko, nakasama niyo na ba yung mama na sinasabi niyo ganito, ganyan? Nakasama niyo na ba? Ah, hindi pa, 'di ba? Okay. Pangalawa, close ba kayo kay Francis? Ha? Hindi rin, 'di ba? Hindi. Oh. Ngayon, ang tanong ko, saan nyo kinukuha yung mga paninirampuri sa kanya? Saan nyo nakukuha yan? Ah, dalawa lang yan eh. Either binayaran kayo para sirain ng sirain yung tao. Pangalawa, or dahil sumasakay kayo sa, ika nga, medyo sumisikat yung mama. Saan doon? Binayaran kayo? Or sinasakyan nyo ang kapopular nung mama? Saan kayo doon? Ha? Lalong-lalo na, yung isa pang DTS na baklang hinayupak din. Ha? Sino yung baklang hinayupak na bakla na DTS vlogger din? Si Thinking Pinoy. Alam mo, Tipe, ito masasabi ko sa'yo, kaibigan. Ha? Total, hindi naman tayo magkaibigan eh. Pero kaibigan, tatawag ko sa'yo. Ha? Tipe! Natatandaan mo yung sinabi nila Madam Maharlika? Natatandaan mo yung sinabi nila Dr. Kili? Ha? Na nagsabi ka sa Amerika na mamamatay ka na dahil meron kang pinagdudusahan na sakit? Natatandaan mo yung sinasabi mong ganon? Ha? Tipi? Eh mayat-mayat pala, hindi naman pala totoong may ganon ka. Nagpanggap ka pala. Ngayon, nanghingi ka ng pera sa mga kababayan natin na nasa US. Ngayon, sa sinasabi mong ganun si Francis, hindi ka rin nalalayo kay Francis Leo Marcos kung ganun, nang isnaloko ka rin sa Amerika ng mga kababayan natin. Oh, alam mo, Tipe, bago ka magmalinis, bago ka magpupo sa wall mo, kilalanin mo personal yung tao. Ha? Kilalanin mo yung taong sinasabi mong ganito, ganyan. Kung wala kang knowledge dahil sa post-post ka lang, ganito-ganito lang, alam mo, Tipe, nakakahiya. Alam ko matalino kang tao, pero bugok ka din pala. Oo, totoo palang bugok ka. Oo. Parang ginawa mo kay Cayetano, di ba? Kay Kawatan, Tano. O, kay Cayetano. Dati, himod ka ng himod ng tumbong ni Cayetano. Di ba? Nung time na hindi ka na nakikinabang kay Cayetano, anong kinagagawa mo? Siniraan mo. Di ba? Anong tawag doon? Okay sa'yo pag may pakinabang ka. Di ba? Nung kay Mocha Uson, tudo ka depensa kay Mocha. Tudo ka puri kay Mocha Uson. Oh, nung wala ka nang makuha kay Mocha, anong pinagkasabi mo kay Mocha? Sinira-siraan mo. Oh, hindi ka ba nahihiya niya sa kapog ng mukha mo? Tapos nakatawa sa'yo ngayon, itong si Francis, hindi mo naman kilala personal, hindi mo pa namit, hindi ka nga kilala niya, hindi ka niya pa nakakausap, eh parang talo mo pa yung may mga nakakilala personal sa tao, kung makasira ka. Ha? Dito, hindi na pinag-uusap dito kung si Francis, kung konektado siya sa pamilya Marcos, ang pinag-uusapan dito, ano bang naitulong niya? Ha? May nagawa ba? Tignan nyo to, guys. Ako pro Marcos ako, guys. Pero tignan nyo pong nangyayari ngayon. Ha? Nung mulang nagkaroon ng pandemic sa ating bansa, may Marcos ba na lumabas? Lumabas ba si Madam Imelda? Si Madam Amy Marcos? Si dating Senator Bongbong Marcos? Lumabas ba siya para tumulong? Wala, di ba? Pero itong sinasabi niyong scammer, itong sinasabi niyong balahura, bastos, mayabang, magnanakaw, manloloko,
sumulong at hindi siya humihingi ng anong kapalit ang pagtulong niya. Di ba? Ngayon, daig nyo pa yung mga naninira doon sa mama na wala namang kayong knowledge, wala namang kayong alam, hindi ko alam kung saan nyo kinukuha yung information na yan. Sinasabi nyo pa, mayroong sulat si Madam Imelda na ang sulat daw ni Imelda Marcos, dinidinay niya Rosie Francis. Ito nakakapagtaka. Kung sumulat siya sa NBI, sa PNP, sa CIDG, bakit walang notary? Walang nakalagay doon sa perma na yon, na document na yon, na official tinatanggap, official na natanggap ng NBI, official na natanggap ng CIDG, natanggap ng PNP, o ano man law enforcer. Bakit wala? Ang nakalagay lang doon, papel na may et cetera, kung mga nakasulat, kunwari, perma ni Imelda, ay doon to, kung perma nga ni Imelda yun. Yun lang ang nakalagay. Bakit walang nakalagay doon na meron nakalagay na received copy? Bakit walang nakalagay? Di ba? Lalo si Imelda yan. Dating unang ginang. At dating vice, dating congresswoman din ng Ilocos Sur. Di ba? Kung ako nga, naghahatid din ako ng sulat sa tanggapan ng anong gobyerno, dalawang copy ang preparation dyan. Isang copy, iiwan ko sa kanila, at yung isang copy ng hawak ko, received copy yun. Nakatibayan na naidala ko ang papel. Bakit walang ganun doon sa mga post nyo? Ha? Bakit wala? Dapat kumpletohin ninyo. Ha? Ganin yung gawin nyo. Ha? I-repost ninyo ang post ninyo. Gumawa kayo ng logo ng NBI na kunwari na-receive para na makapanipaniwala. Ha? Kapanipaniwala. Pangalawa, kung hindi NBI, CIDG. Ilagay nyo ang logo ng CIDG. Tam! Oh. I-repost nyo muna yung mga post nyo. Ha? I-repost nyo. Ha? Tandaan nyo, ito nangyayari guys. Ha? Walang lumalabas na Bongbong, walang lumalabas na Amy, walang lumalabas na Imelda. Pero, ang ginagawa ni Francis Leo Marcos na pagtulong, pagdamay sa mga kababayan natin. Alam nyo kung sino nakikinabang nito? Pamilya Marcos. Pamilya Marcos. Tanggapin nyo man hindi, Pamilya Marcos ang nakikinabang sa publicity na ginagawa ni Francis Leo Marcos. Tignan natin guys, ha? Sinong politiko ngayon na gumagawa ng kagaya ng ginagawa ni Francis? More than 2 weeks na siyang tumutulong. Nabili ng bili ng bigas yung mama, makikita natin track-track. Hindi birong presyo yun. Ha? Alam nyo ba guys, yung 25 kilos dito sa Baguio ngayon, mas mura-mura pa yung nabilihan ko dahil suki ko, 1,050 peso. 25 kilos lang yan. Ibibili ka ng ilang truck na puro ganun bigas? Ang taas na ng presyo ng bigas, 2 linggo niya nang ginagawa. Hindi birong perang ginastos niya doon. Pangalawa, hindi siya nagsasabi na tatakbo. Ang sinasabi lang ng mama, simple lang. Gusto niyang tumulong, gusto niyang dumamay sa kapwa. Diba? Ganun lang ang sinasabi ng mama. Ha? Kaya, doon sa mga bumabalat kay Francis, alam nyo, natatawa na lang ako sa totoo lang. May mga nagpo-post naman sa video, sa YouTube, na pumapapuro sa kanya. Salamat naman, dahil nga, alam nyo, okay lang sana, birahin nyo si Francis kung may knowledge kayong personal. Nakausap ninyo, nakasama ninyo, nakakatawagan ninyo, nakakatext ninyo. Diba? Kung wala naman kayong ideyang ganun sa sinasabi ko, nakasama nyo ba? Dahil nag-post lang kayo, dahil nakinarinig nyo lang ang chismes, narinig nyo lang sa kwentuhan, may nabasa lang kayong isang post na ganun, ganito, ganyan. Abay, sandamukal pala kayong tanga. Diba? Kita nyo, sino bang hinahamon ni Francis? Mayayaman. Diba? Mayaman Chalis ang hinahamon niya. Hindi naman niya hinahamon ng mga kapwa natin, mga kababayan na salat din sa buhay. Di ba? Ako hindi ko sinasabing mahirap na mahirap ako. Dahil kahit na paano nakakakain na kung tama. Sobra ako nakakain isang araw. Di ba? Alam nyo guys, hindi ang panahon na to, hindi to panahon ng siraan. Ha? Hindi panahon to
ng pamumuliti ka, sabi nga ni Pangulong Duterte, lahat pwedeng tumulong. Ha? Lahat welcome ang tutulong. 'Di ba? Kita nyo kagabi. Lalong sumaludo ako kay Pangulong Duterte sa ginawa niya kagabi, yung sinabi ni Pangulong Duterte, mali ang ginawa ninyo kay Lenny Robredo. Kahit bisita ako sa babaeng 'yan, pero yung sinabi ng pangulo, narinig ko sa mismo sa kanya na sinibak niya yung commissioner ng BICC. Sumaludo lalo ako sa pangulo. 'Di ba? Bakit? Ano sinabi ng pangulo? Hindi kakayanin ng pamahalaan na sustentuhan ang mga tao sa panahon ng ganito. Kailangan natin magtulungan, magdamayan. Hindi natin kailangan magsiraan. Yan hindi natin kailangan yan. Ha? Kasi hindi natin alam, baka mamaya magpositive tayo. Baka bukas magkaroon tayong ganyan. Di ba? Hindi natin alam. Hanggat nabubuhay ka at kaya mong gumawa ng mabuti sa kapwa, gumawa ka na. Hindi pwedeng sabihin na ganito ganyan. 'Di ba? Ang sabi ko ngano nakaraan, 'di ba? Kung may kaso si Francis, may warrant of arrest, lantaran binabanggit ng mama yung bahay niya. Binabanggit niya ang address. Pinapakita niya sa live niya. 'Di ba? O bakit walang dumadampot sa kanya ron? 'Di ba? Walang nag-a-attempt na pumuntahan siya doon at arestuhin. Nakikita nyo naman, PNP naman mismo, bang iba-iba yung mga pulis, pumupunta sa kanya na humihingi ng tulong, ng bigas. Oh. Nasaan ang sinasabi nyo may warrant yung mama? Di ba? Kung may warrant yung mama, eh bakit hindi inaaresto ng mga pulis na puntahan siya sa bahay niya? Kasi ang problema sa ating mga Pilipino, ha? Nakarinig lang ng kwento na hindi maganda, na hindi naman verifikado, hindi naman na-trace kung matino ba, tama ba impormasyon, magpo-post. Para lang may ma-post kung ano nang ipo-post. Diba? Ganon tayong mga Pilipino. Ha? Ganon. Ha? Pero, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, putang ina, nasilipan ka lang ng isa, yung ginawa mong kabutihan sa kapwa, wala na. Puro ka walang hiyaan na ang tingin sa'yo. Ganyan ang mga utak ng karamihan mga kababayan natin. Aminin natin o hindi, ganyan tayong mga Pilipino. Ha? Ganyan tayo. Para lang may masabi kung sa dabi, mga may mga mema lamang, may mga may makuda. 'Di ba? May makuda. 'Di ba? Ganyan tayo. Ha? Dito ha. Ako, sinasabi ko nga, kakilala ko personal, kaibigan ko personal. Natural, alam ko kung paanong anong klaseng kaibigan yung taong yun. Kaya, siyempre, antayo ko doon sa kanya, suporta ako sa tao na yan. Ako, kilala nyo naman siguro ako, guys. Hindi ko ugali na magtanggol ng tao. Hindi ko ugali na magpuri ng ibang tao. Dahil lahat ng minumura ko kahit kapartido ng Pangulo, kahit nadikit sa Pangulo, pinagmumura ko. Pero, hindi ko ugaling sumipsip. Pag sinong tumutulong sa akin at yung tumutulong na binibigay sa akin na pinamimigay ko din, pinasasalamatan ko yan. Kahit ni Senator Bato, ayaw niya na i-mention ko pangalan niya. Ayaw niya. Sila Greco, ayaw nila. Yan sila Penebel Monte, ayaw na yan. Pinapangalan ko sila, natutulong sila sa akin. Pero, tawiran ko ganito sa kanila. Ma'am, alam mga tao na akong trabaho, ang mga tao na bibigil lang sa akin yung chewing ko na Christmas dasma. Alam mo, yun lang akin. Meron yung mutuli sa kaway ko, di pa lumra ko ng nito. Saan dito? Tigil muna natin ban, di ba? Intindihin natin kung sino muna ang nakakatulong. Magbangayan tayo. Ha? May tamang araw dyan. Ha? Malaki ba ang offer sa inyo? Ha? Malaki ba ang offer para sirain ang sirain? Ano makita ninyo? Ha? Pag siniraan si Pansita ko dyan sa nila, si Malman sa nga vlog ba ngayon na produterte. Kung ako saan nyo, ano sinong nasa likod niyan? Ang mga nasagas na may kakayan. Ito nga, ito. May nabasa ako na isang post na nakatira dun mismo sa Gremio. Nakatira, ha? Meron sila, basta ito.
itong tsaro. At ang sinasabi ito, hindi daw nakatira si Francis Lima Guston, hindi may spend. Alam nyo kung ako isang residente ng Medos. At hindi, Leo, kung nangungupahan lamang doon, ang nakausapin ko, yung presidente minimum inauguration. Tungkol lang man ito, bakit hindi na lang natin palagin yan as nakakadyad na tayo? Na? Ngayon, hindi magagawa ang maos na nakatira doon na palaya si Francis dahil siya mismo ang nakatira doon. Siya mismo ang may bahay. Yan po ang asasyon ng home-on. Ikaw lang pahatagas sa ang mga liti mong nakatira doon, palayasin ka, papalayasin ka. Kahit hindi nila mapalaya si Francis doon dahil siya ay opisyal ng president. Siya ang may nagmamayari ng lupa, ang nagmamayari ng bahay. Yan po ang asasyon na isang residential. Pag naman ang reklamo sa'yo, mukahan ka lamang doon, papatalsik kita. Ngayon, hindi nila mapatalsik si Francis dahil nga may bahay doon. Ha? Yun ang hindi nila magawa. Ngayon, kung ano mga paninirang ginagawa kay Francis ko, ano naman sinasabi nyo, ay nakakaawa kayo. Nakakaawa sa totoo lamang. Ewan ko kung saan kayo kumukuha ng kabuhan ka. Hindi ko alam kung saan nakuha yung kabaliwan nyo na yan. Oo. Ha? Alam nyo, ang gawin nyo lang mabuti, is muda kayo ng kumuda. Hindi naman sinasabi nila yung proseso, tapatan nyo yung ginagawa niyang ganong kalaking pinatutulong eh. Di ba? Ang ibig niya lang sabihin, kung kaya nyo, di ba? Tumulong kayo. May panahilaan para manira. Ha? Kung hindi nyo kayang tumulong sa kapwa, eh tumukmuk na lang sa bahay nyo. Na, tapatamakin na kayo, di naman nasaho kayo yan eh. Di ba? Kaya, doon sa'yo tipi. Ha? Magpakatotoo ka. Yung sinasabi mong scammer, yung sinasabi mong manloloko na si Francis Leo Marcos, natanong mo na ba sa sarili mo yung ginawa mo sa Amerika? Nasagot mo na ba ng maayos yun, Tipe, o Thinking Pinoy? Yung sinasabi nila Madam Maharlika na niloko mo ang mga OFW doon sa Amerika. At yung sinabi rin ni Doc Kili. Oh, ngayon, yung sinasabi mong manloloko si Francis, eh di ibabalik ko rin yung sinabi nila na manloloko ka dahil niloko mo yung mga kababayan natin na OFW sa Amerika na pinaghingian mo na kesyo, mamamatay ka na, malala na ang sakit mo. Oh, di ba? Panloloko ang ginawa mong yun sa mga kababayan natin. At higit sa lahat, ang niloko mo doon, mga OFW na hindi mayayaman, na nagtatrabaho lang din at nagpapadala rin ng tulong ng pagkabuhay sa pamilya ng Pinas. Ngayon, malinis kang tao para masabi ng gano'n sa takay, Francis? Ilan muna, takay ka.